Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletion. Tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, kakapasok lang, nagkagulo na. Grabe ang nangyari sa China. PBBM America Australia nagdeklara sa West Philippine Sea. At yung play na natin, wala laman ito. Lagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11965 o ito yung Caregiver Welfare Act na layuning maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga domestic caregiver. Sa ilalim ng bagong batas, kwalipikado ang mga caregiver na mabayaran ng tinatawag na overtime pay kapag lagpas sa arawang 8 oras na pagtatrabaho at night shift differential na may minimum wage na hindi bababa sa minimum wage sa isang rehiyon. Ang mga caregiver na nakapag-render ng isang buwan na pagtatrabaho ay kwalipikadong makatanggap ng 13-month pay na ibinigay o ibibigay bago mag-December 24 kada taon o kapag nahiwalay sila mula sa trabaho. Ang mga caregiver naman na nakapag-render ng isang taon na serbisyo ay nakakatanggap o makakatanggap ng 15 o 5 araw na leave credits with pay. Sa klausa na naturang 12 pahinang batas ay ang caregiver na nagtatrabaho sa mga pribadong bahay sa bansa, mga nursing o care facilities at iba pang residential settings, gayon din ang mga caregiver na direktang na-hire ng employer o Public Employment Service Office at Private Employment Agency. Ang Caregiver Welfare Act ay magiging epektibo 15 araw mula sa pagkakalathala sa isang opisyal na pahayagan. Samantala, sa kanagdagan pang pag-uulat, ang seguridad naman ng flotilla ng Christmas convoy na isang civil society group sa West Philippine Sea. Tiniyak niya ng Philippine Coast Guard. Tiniyak ng Philippine Coast Guard ng seguridad at kaligtasan ng mga individual na makikiisa sa isa sa gawang Christmas convoy ng Atin Ito Coalition sa bahagian ng West Philippine Sea. Sa isang payag ay sinabi ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na kasalukuyan ang naghahanda ngayon ng Coast Guard para sa naturang aktibidad sa darating na Disyembre 10 ng taong kasalukuyan na kinibibilangan ng 40 civilian vessels. Kaugnay nito ay sinimula na rin anyan nila ang pagpaposisyon ng kanilang mga barko upang magpatupad ng maritime security and safety sa kasagsagan ng 3 araw na humanitarian initiative ng naturang civilian society group. Inaasahang magisimula nga maglayag ang convoy ng naturang grupo sa bahagi ng Ayungin Shoal patungo sa ilang piling maritime features sa West Philippine Sea at magtatapos naman sa bahagi ng Pag-asa Island. Kung maalala, una nang sinabi ni National Task Force for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na una na rin nagpahayag ng commitment si Philippine Coast Guard Commandant Gavan sa pagbibigay ng guidance sa para sa aktibidad na ito. Kaugnay niyan, narito pang bahagi ng kanyang pahayag. On the part of the Philippine Coast Guard, we have the mandate, no, to ensure March 8 sa kalagatan natin. So the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan, has already expressed his commitment, no, with the guidance of the National Security Advisor, that the Philippine Coast Guard should be able to deploy vessels, no, to ensure the safety of those who will participate in the Christmas caravan. We need to reach out sa ating mga organizers dito para mapag-usapan natin talaga na yung barko na dadalhin nila dito ay seaworthy, at the same time yung magmamando ng mga barko na gagamitin nila. As the experience, no, para hindi talaga ma-jeopardize ang safety ng mga magpa-participate dito sa Christmas caravan. Matatandaan din na bago ito ay una nang nababala ang Philippine Coast Guard sa mga individual na naglalais na lumuhok sa isasagawang Christmas convoy ng Atin Ito Coalition sa bahagi ng West Philippine Sea hinggil sa mga posibilidad ng masamang panahong mararanasan doon at pati na rin sa mga posibleng presensya ng mga Chinese maritime vessels kasasagsagan nga ng gaganaping aktibidad. Inaasahan na kasi anin nila na magde-deploy ng mas maraming barko ang China Coast Guard gaya na rin ang Chinese Maritime Militia sa naturang lugar. Kaugnay nito ay una na rin inilinaw ng National Task Force for the West Philippine Sea na ang naturang grupo na hindi nila kapag may lakas, may kabutihan. Maaaring puntahan ng BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal dahil pa rin sa banta ng piligrong posibleng idulot ng mga presensya ng China Coast Guard. Ngunit bukod dito ay inilatag naman anyan ng mga kinukulan sa naturang grupo na mayroon pang 8 iba pang mga features sa West Philippine Sea ang maaaring tumuhin ng kanilang grupo para maghatid ng pamaskong handog sa mga militar na nakadeploy sa West Philippine Sea. Umepal na naman ang China habang ang Pilipinas ay may joint patrols sa West Philippine Sea. Matindi-tindi ang insecurity ngayon ng China. Matindi-tindi ang insecurity ng China ngayon pagdating dyan sa West Philippine Sea, mga Ocher. Damang-dama ko yung kanilang kaba. But anyway, ito yung balita, mga Ocher. Basahin natin yung balita kanina. Sinabi, Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Yan. Pwede mong kalimutan, mga kutsero, may atraso din ang China sa Australia ngayon. Kasi meron silang inatake
na tao dito, mga based on Australian ship if I'm not mistaken, ang inatake ng PLA, People's Liberation Army, sa may ano, exclusive economic zone ng Japan. So medyo mainit talaga ngayon din tong sitwasyon ng Pilipinas, ah, sorry, ng Australia at ng China. Kaya hindi na magtatao bakit nakabuntot sila ulit. By the way, this is the second time. Ah. Pangalawa na ho ito. Una ho was last week noong nagkaroon tayo ng maritime patrols with the US. Mm-hmm. Okay, tapos habang ano, habang nagaganap yung maritime patrols na yan kasama ng Amerika, eh syempre, andun din ang China. Nagpapaano, nagkunyari ano, kunyari na pinapaalis. Pero sa totoong buhay wala, nanonood lang. Pero syempre, ang press release nila sa bansa nila, ay pinaalis namin sila. Ang loser ang wala. Ayan. Anyway, mamaya natin basahin ito yung sa US. Ito muna sa Australia. Ayan, ito. Chinese jets seen shadowing Philippine aircraft during AFP drill with Australia. Okay. Basahin natin ito. Chinese jets shadowed an aircraft used during the joint patrol of Australia and the Philippines in the West Philippine Sea nung Linggo. Kanina ho ito, no? According to Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Yan, sabi, two People's Liberation Army or PLA, yun yung ano, yun yung parang AFP ng ano ng China, yung PLA, no. Browner said two People's Liberation Army jet fighters were found circling a Philippine Air Force Super Tucano attack aircraft around the vicinity of the Hubo Reef in Kalayaan Island Group. So sa KIG to. Bago itong Hubo Reef, no, sa Pandinigo, parang hindi pa yata ito naging issue. Although yung Whitsun Reef, yan, naging issue yan. Scarborough Shoal, naging very, very contested waters. Ayungin Shoal, yan. Pero itong ano bago ito, itong Hubo Reef na ito. May dalawang Chinese jet fighters na umikot dun sa plane natin, ang sinabi ni General Browner kanina sa isang phone interview. Umikot yung mga aeroplano, jet fighters, inikutan yung Super Tucano natin, pero yung Super Tucano, dire-direcho lang. Kung ano yung flight path niya, kung ano yung plano niya, tuloy-tuloy lang. Pero syempre, sa ano, sa balita, yung balita na ipa-press release ng China sa bansa nila, eh sasabihin lang, "Oh, pinalayas namin sila." Yun ang lalabas sa balita nila, sigurado. Pero sa Pilipinas, hindi, wala, hindi kami pinakialaman yan, tuloy-tuloy lang kami. Ay, nako. Top military official noted that no untoward incident occurred so far and the joint drills of Manila and Canberra will last until November 27. Hanggang ngayon, Lunes. So from Saturday to Monday pala, no? This week, the Philippines and United States also conducted a three-day joint patrol in the West Philippine Sea with a PLA aircraft and warship also shadowing their activities. Ay, wala rin naman doon ginawa. Browner previously said that there is a move, that this move was made by China to support its narrative of owning almost the entire South China Sea. Ayan. Actually, drama talaga. At mamaya pupuntahan natin yung ano, yung balita naman sa China. Kasi patawa talaga, mga kotse. Patawa talaga. Okay, wala na yan. Alam na natin to. Exclusive economic zone, 200 nautical miles, whatever. Okay. So, ito yung naganap kanina. Kaninang Linggo. Yan yung naganap sa West Philippine Sea. Tapos, ito lang nga rin, nung isang beses, ito naman yung sa US, no? Ang sabi, binuntutan din daw sila. Ayan, Chinese aircraft and warship also showed up as witnessed by Inquirer and a few other Filipinos, a Filipino journalists who were invited to observe the reconnaissance aircraft first ever participation in Manila and Washington's maritime cooperation activity. So, ginawa rin nila to nung nakaraan. Actually, ginawa din natin to ng vlog nung nakaraan din. Nung nangyari to. Tapos, bawal daw ano, dahil bawal daw yung cellphone, camera, etc., etc. Eh, sinulat na lang daw ng mga journalist yung kanilang ano, experience. Ha? Pero yun nga, marami dong mga tawag dito. Ito, Chinese aircraft tsaka warship. Ito, basahin natin, yung parte na ito. Sabi, ano yun? Chinese, ayan. During its overhead flight, the Poseidon also detected a Chinese aircraft and warship inside the Philippines EEZ of 200 nautical miles as mandated by UNCLOS. Oh, yan. Tapos ang sasabihin ng China, eh, teritoryo namin yan. Not according to UNCLOS. Fake news yan, sabi ng UNCLOS.
Ano sabi? The People's Liberation Army, a Navy Jiangkai 2 frigate was spotted tailing the bilateral maritime patrol. Oy, nanonood mula sa malayo. Natotorpe. Torpe pala eh. hindi kaya lumapit. Anyare. Bakit kapag ano Pilipinas lang lakas niyo mambuli pero pagkasama yung mga kaalyado wala. Sabi, no untoward incident occurred but this PLA warship came as close as around 5 nautical miles from the USS Giffords according to the crew. I mean, lumapit naman pala medyo. As the crew identified the aircraft as Shanxi Y-9 transport aircraft of the PLA, Klein said the American surveillance aircraft only traversed as far as 105 nautical miles southwest of Lubang Islands and the Chinese assets were detected not too far from this. Ayun. And tapos, of course, EEZ, etc., etc. Huwag na natin ano. Huwag na natin pag-usapan yan. Ngayon, mga kuchero, syempre, merong ano, may sariling kwentong barbero itong ano, itong China. Basahin natin yung version nila. Ayan. Ang sarap pagtripan itong Global Times eh. Si Global Times, mga kuchero, ito yung parang ano nila, PTV. So, government-owned to. At lahat ng propaganda ng China dumadaan dito. So, anong sabi? Ito naman yung balita nila doon sa ano sa China naman sa mga English speaking ano nila. PLA vigilant against continuous provocations. Ay, anong poprovoke daw tayo, guys? By US, Australian and Philippine forces. Hoy. Grabe sila. Biktima na naman kayo. Biktima na naman kayo. Ayan, enlisting countries outside of South China Sea to raise tension destabilizes region, sabi ng mga eksperto. Sino kaya eksperto na ito, no? Sino kaya experts? Sino kaya experts ito? Sino kaya experts nito? No, malamang sa malamang. Mga ano? Made in China. Diplomang made in China. Anyway. Ay, naku. The Chinese People Liberation Army is at high vigilance amid continuous provocations by foreign forces from the sea. Displaying its high level of readiness, capabilities, and determination in safeguarding China's national sovereignty, safety, and maritime rights, sabi ng mga eksperto nung linggo. Kapangalanan ba yung mga experts na yan? Sino yung experts? Wait. Okay. Asan? Wala naman sinabing experts. Sino nasabi experts? Wait. Okay. Ay, hindi pinangalanan si expert. Baka ito, Cheng Shang Miao. Sabi, Director of World Navy Research Center at National Institute for South China Sea Studies. Saan kaya ito nagtuturo? Saan kaya itong World Navy Research Center? Baka sa China rin to. Baka sa China rin to, di ba? Okay. Told Global Times that the provocations and tensions in the region are mainly instigated by the US, which sees the Philippines as a key geographic foothold in the first island chain to contain China. And from the Philippines, the US hopes to stop the PLA from entering the South Pacific from the South China Sea, noting that the Philippines can also offer a flank for the US military when interfering in the Taiwan question. Kaya lang naman nagpapasok na usaping Taiwan eh. Alam niyo po mga kuchero, sa Pilipinas, wala tayong paki sa Taiwan. Ang pakialam natin dyan, yung mga OFW na nandyan. Yun lang yung interest natin sa Taiwan. Tsaka syempre yung negosyo nila, di ba? Wala tayong interest sa ibang bagay pagdating sa Taiwan. Pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea, napakalayo yun sa Taiwan. So anong interest natin dito? Ang interest natin dito ay yung ating exclusive economic zone dahil maraming resources na pwedeng makuha doon. At syempre, dahil si China walang resources sa kanilang sariling bansa. No. Malamang sa malamang, hindi sinasabi sa inyo yun. Ang China po, walang sariling resources. Wala. Wala sa sariling resources. Lahat ng pagkain nila, halos lahat pala, ini-import nila. Kaya nga, ang number one trading partner nila is si US pagdating sa food. Imagine, number one trading partner mo, tapos inaaway mo. Para mong inaaway yung boss mo na nagbibigay sa'yo ng trabaho. Anyway. Tapos sabi, the US joint patrols with the Philippines provide a bad example. Ah, grabe naman. Bad example daw tayo, guys. Oh. And now Australia and other Western countries are joining in
with the Philippines further encouraged to provoke China. Ay, ay tayo para ang nagpo-provoke. Take note po mga kutsera, ulitin ko lang. Kasi ang decision nga, na palaging sinasabi rin, pati nung mga, ano, nung mga pro-China, ang sinasabi nila, ang mga features daw neto na makikita sa West Philippine Sea, eh hindi nagre-resulta ng teritoryo. At tama naman. Oh, kasi yun ang decision ng ano eh, Permanent Court of Arbitration nung dinala natin yan noong 2012. Nung dinala natin yan doon. It won't really produce its own exclusive economic zone kasi hindi siya it's not even going to produce a territorial walang territorial waters na mapoproduce diyan kasi nga hindi siya ano habitable. Hindi mo matitirhan. Ngayon, mga kutsero, if that's the argument, eh bakit inaangkin ng China? Bakit teritoryo daw nila? That's the parlance eh. Yun yung ginagamit na lingwahe ng China. Teritoryo daw nila yan. Eh mas malayo ang China dyan. Yun. Ano pa? Ulitin lang natin yung mga sinasabi ng mga pro-China advocates. Tapos sinasabi pa nila na may historical rights daw ang China dyan dahil matagal na rin nilang pinag-arian niya. Okay, hindi nga matirhan eh. Paano pagka-arian? Hindi matirhan. Pero sige, assuming na totoo yun, may historic rights. Eh may historic rights din naman ang Pilipinas. May historic rights din ang Vietnam. May historic rights din ang Malaysia. May historic rights din ang Brunei. May historic rights din ang Indonesia. Ang daming mayroong historic rights claims dyan. Pero, ano sinabi ng PCA, ng Permanent Court of Arbitration? Nung pumirma ang China at ang iba pang member states dyan sa UNCLOS, eh napawalang visa na yun. History na lang siya. Ang halaga niya ay history na lamang. Wala na yun, hindi na counted yun. History na lang talaga siya. It's ancient history. Ang susundin na ngayon ay ang UNCLOS. Diba, yun ang naman ang primary na sinasabi ng mga pro-China advocates eh. Teritoryo yan ng China kasi may historical rights dyan ang China. Historic rights. Mm-hmm. But again, historic rights are ancient history in light of UNCLOS. Oh, yun lang yun. Ganun lang kasimple yun eh. Tapos sasabihin nila, paano nga ang kining teritoryo yan? Hindi naman yung teritoryo ng Pilipinas. Eh hindi nga nagpo-provide ng territorial waters yung geographical features ng mga iba't ibang geographical features ng West Philippine Sea. Ayun ang problema. O ba't inaangkin teritoryo ng China? Territorial waters nga daw nila yan eh. May sasagot kaya nun? Hindi ko alam kung may sasagot nun. Magpapaikot-ikot lang yan sa historic rights, tapos territorial waters ng China, historic rights, territorial waters ng China, hanggang sa mapagod na lang. Tapos ito sabi, ayan. Ito yung bida-bida ng China. Ayan. The PLA's countermeasures against the recent continuous provocations by foreign military forces showed its high level of situational awareness on China's doorstep, including the South China Sea, the Taiwan Straits, and the East China Sea, allowing it to react rapidly and strongly. A Chinese military expert who requested anonymity told the Global Times on Sunday. Ang hilig sa anonymity? Ang hilig sa bida-bida? Sabi, eh, nandun kami agad. Nandun yung Australia, tsaka nandun yung US, eh nandun kami agad. Sabi ng ano ng China. Okay na sabi. Nandun kami agad. Makikita nga sa diary yan. Ayan, may headline nga eh. China aircraft. Chinese jets. Nandun daw agad. Sabi. Tapos ano ba yung sabi ng PLA? Countermeasures. Countermeasures daw against the recent provocations by foreign military forces. Lumaban daw, pinaglaban daw ng PLA, ng People's Liberation Army, yung ano, South China Sea. Eh bakit mayroong sinabi no untoward incident? Nag-shadow lang naman daw, sabi. Nag-shadow lang naman. Ang sabi nila, asa na yun? No untoward incident. Asa na yun? Ayan. Ayan, no? Ito yung sa Australia. Ang sabi, no untoward incident occurred so far. Bida-bida tong PLA. Itong sa US, tingnan natin kung meron bang insidente. Tingnan natin kung may insidente dyan. Kasi may mga reporter sa loob, malamang sa malamang, malalaman nila kung may insidente. Wait lang.
Tingnan natin. Control F na natin. Incident. Ay. Incident. Ayan, sabi o. No untoward incident occurred, but this PLA warship came as close as around 5 nautical miles from the USS Giffords according to the crew. Ay, lumapit lang naman. 5 nautical miles. Pero hindi dumikit. So, no untoward incident, pero ang bida-bida ng PLA, ah, di, nakipaglaban kami, nag-countermeasures kami, etc., etc. Kami, sinugod namin sila, nagpadala kami aeroplano, padala kami barko, tapos yung galing-galing namin. Sabi ng China. Pero parehong no untoward incident. Ni radio challenge yata, hindi ginawa eh. Patawa talaga kayo, PLA. At yan nga yung mga ilang patungkol ng mga pahigat balita dyan. No? Ito nga yung mga ilang balita nga patungkol nga sa paglagda ng ating Pangulo sa batas nga patungkol nga dyan no? Sa ating mga caregiver nga mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung pagpunta nga o pag-Christmas convoy nga papunta nga rito no? Sa Ayungin o dyan nga sa isinadsad dating barko. Eh tila nga ba ito ya pinipigilan nga dahil na ito nga pag-Christmas convoy nga ng isang civil society group no sa West Philippine Sea na kung saan yung seguridad nga ay delikado pa nga no mga kabalita natin. At dito pa nga mga kabalita natin yung patuloy nga daw manong pag-epal ng mga chekwang to ng China dahil nga sa hindi pagtanggap no sa mga nagiging hakbang at tugon ng ating bansa. Yung pakikipag-joint naval patrol natin mga kabalita natin ay tila nga ba ito ang kinaiirita at kinaiinis at kinababad trip ng mga chekwang to na isinasaad nga dyan no, ni Coach Jarrett nga. Na kung saan dito nga ay maraming nilalahad na talagang patungkol sa ating bansa itong mga chekwang to laban nga no, sa atin sa ginagawa nating hakbang dyan nga sa West Philippine Sea. Na kung saan ay dito ay tayo ang pinagmumukhang masama o tayo nga daw manong may ginagawang hindi tama no, sa sarili nating teritoryo. Na iniiyak nga ng mga chekwang to ng China na ito nga yung pagbabaliktad sa ating bansa na talagang tayong nanggugulo umano sa teritoryo ng mga chekwang to ng China na inaangkin lamang nila dyan nga sa West Philippine Sea. At dito nga ito ilang nga ba sinasaad na talagang wala naman talagang karapatan itong mga chekwang to o itong China na magsaad ng mga pahayag no, na tayo ang nanggugulo sa sarili nating teritoryo dahil sila ang gumagawa ng kaguluhan nga dyan no, sa karagatan. At talagang ito nga naging joint naval patrol natin sa Australia at sa USA patuloy nga na binuntutan at patuloy talagang inireklamo ng mga chekwang to o ng China yung ginagawa nating joint naval patrol na hanggang buntot lamang sila at wala naman silang magawa no, sa ating bansa at syempre sa mga kalyado natin na tila nga ba itinatangka nilang mapigilan yung nagiging joint naval patrol ng ating bansa kasama itong ating mga kaalyado na talagang may kalalagyan at kalalagyan itong mga chekwang to o itong China pag sinubukang lumapit nga syempre sa ating mga ginagawang akbang no dyan nga sa West Philippine Sea na itong mga chekwang to talagang tatamaan at tatamaan no sa ating mga kaalyado at syempre sa ating bansa kung sakaling may gagawin silang mga pag-atake nga dyan no mga kabalita natin. At tayo lamang syempre nasa lugar no kung saan ay talagang pinapatupad lamang natin yung sarili nating batas sa ating karagatan nga at hindi ito pwedeng pakialaman nga ng mga chekwang to ng China dahil ating pinaglalaban lamang syempre yung ating karapatan dyan nga no sa West Philippine Sea at dito pinapakita syempre ng ating bansa yung talagang mga pagsasanay na kasama yung iba't ibang bansa yung mga nagdanais ngang makasama tayo sa mga joint naval patrol nga. At yan nga yung talagang nagiging ating galaw o hakbang na mas nagpapalakas pa syempre sa tindig o sa talagang pagnanais ng Pilipinas na maprotektahan yung sarili nating teritoryo o yung ating bansa nga mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan at kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa Philippines Trending News. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.